Hello guys, si Daryl Ong po ito. At magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, o magandang gabi, kung anong oras ka man nanonood ngayon. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi po ito clickbait. Totoo po, wala na po ako sa ABS-CBN. Wala na po ako sa Kapamilya Network. Una sa lahat, maraming salamat po sa The Voice of the Philippines Season 2 prod team and staff. Dahil nabigyan niyo ako ng chance 6 years ago, nabigyan niyo ako ng chance mapasali sa show. At unti-unti, somehow, dun po ako nakilala ng lahat ng nanonood sa ABS-CBN. So maraming salamat po sa tiwala na binigyan niyo sa akin. At ngayon naman, gusto ko naman ikwento kung ano bang nangyari, kung ba't wala na ako sa ABS-CBN. Nanto po yan. Bago po nagkaroon ng lockdown, actually bago pa po na shutdown yung ABS-CBN, wala na po talaga ako sa ABS-CBN. Kasi meron po kaming event ng Budakel sa Iloilo. Papunta kami ng Iloilo that time. So ganito po yung nangyari. Pagdating ko po sa airport, nandun na si Bugoy, nandun na si Kel, at meron silang kasama sa table na isang babae na dating nag-work sa ABS. And meron pang isang lalaki din silang kasama sa table. So, pag-upo ko, nagkukwentuhan sila, bati-bati, hello, hi. And then, na-bring up ni Bugoy yung topic about stocks. So, kukwentuhan sila ni Michael about stocks, sa pag-invest sa stocks. Tapos yung babae na dating nag-work sa ABS-CBN, nag-butt in siya. Tapos na-bring up niya yung current situation ng ABS that time regarding the franchise issue. So sabi niya na medyo pa-sarcastic yung biro niya na ba't hindi ka mag-invest sa ABS-CBN. Ayan o, bagsak yung presyo nila sa stocks dahil meron silang kinakaharap na crisis. So doon nagsimula yung topic about franchise issue. And then si Bugoy, nabanggit niya yung nakita niyang petition online, at that time alam ko sa Facebook yun eh, na kailangan ata ng parang, tama ba, 1 million signatures para sa petition or something. So, hindi ko rin alam yung full details kung ano man yung pinapa-sign na yun. So, parang sabi ni Bugoy, excuse me po, sabi ni Bugoy na 60,000 na lang yung kulang para mabuo yung 1 million. Ako naman, nakita ko rin yun, ang pagkakakita ko naman, 60,000 pa lang yung nagsasign. So sabi ko kay Bugs, hindi 60,000 na lang, 60,000 pa lang. At anong petsa na? May deadline po kasi yun eh, nung time na yun. Hindi ko na rin talaga totally matandaan kung ano man yung deadline. Pero that time, alam ko may deadline yun. Kailangan, bago umabot sa petsa na to, dapat mabuo na yung 1 million na pirma. So sabi ko kay Bugs, wala na yan, malabo na yan. Hindi na yan aabot kasi 60,000 pa lang, anong petsa na? Tapos, nagdagdag ako ng comment. Na sabi ko, mahirap yan, mahirap, nako malabo na yan, mahirap yan. Kalaban ba naman nila ang gobyerno? Si presidente ba naman ang kalaban? So malabo na yan. Doon na po natapos yung usapan namin regarding sa franchise issue. Ang hindi po namin alam is yung isang katabi namin sa table, yung sinasabi ko pong isang lalaki pa. Akala ko kasi kaibigan yun ng babae na kakwentuhan namin na dati nag-work sa ABS. It turns out, hindi pala niya kilala yung lalaki na yon. So, nire-record pala kami, yung usapan namin, nire-record pala nung lalaki na yon na katabi namin sa table. Hindi namin alam. So, eto na, lumipad na kami, papuntang Iloilo, nag-show na kami, after ng show, nagdi-dinner na kami, celebrate, congrats, successful yung show, blah blah blah, etc. etc. Biglang, yung road manager namin, parang bigla siyang aligaga, bigla siyang
panic mode, bigla siyang lumabas. Tapos tinawag na kami ni Bugoy. Pinalabas kami. Yun na, nagpapanik na sila na yung nasa phone manager namin si Ate Kay, hindi ko masabing galit kasi parang hindi siya galit eh. More of worried siya kung anong mangyayari. Hindi niya kami talaga pinagalitan. Pero sobrang alalang-alala siya kung anong mangyayari kasi ito na. Yung guy na nag-record sa conversation namin about the franchise issue, nagkataon, kaibigan pala ng isa sa mga big boss sa ABS-CBN. So, apparently, pinarinig yung recording at ang dating sa kanila, wala kaming utang na loob. Or parang pinag-uusapan namin yung franchise issue and it seems na wala daw kaming concern. And parang ang dating sa akin personally, parang ang dating is ang impression sa kanila, kumakampi kami sa fact na hindi marirenew yung license. So hindi na kami nabigyan ng chance magpaliwanag. May batas sa classroom, may batas. Meron ng batas na bawal kami lumabas sa mga shows, sa lahat ng shows sa ABS-CBN. So again, nililinaw ko po. Wala na po ako sa ABS-CBN, wala na po ako sa Kapamilya Network. Pero wala po akong galit sa Kapamilya Network, wala po akong karapatan